mga kapanolo, welcome po muli sa ating channel. Dito po tayo ngayon sa aking taniman na naman. Tayo po ay mag-harvest ng panggulay. Iwan nyo kung ano magagawin. Ayan, ang palaya po yan ng tanim. Tayo po ay mag-harvest ng pangsahog at ng ano na gulay ng ampalaya. Pero bago yan, sana po huwag kayo magsawang manood ng aking mga in-upload na video. At sa supportahan rin po sana lahat din mga small logger kagaya. Yan. Ito muna at tayo ay mag-uumpisa na at papakita ko sa inyo ang mga harapisin natin ngayong umaga. Ayan mga idol, mga kapanonong, ito nyo naman po, medyo ano yung bunga, siguro po sa hindi kaya yung init, harvestin na lang po natin. Ayan, meron din po siya rito. Ayan, ang lalaki na rin po sana. Ayan, meron din po rito sa baba. Ayan, parang nakikita ko parang hindi kakayanin sa init ng panahon po dito sa amin. Pero yung ano na aking alugbati, malalago po yan. Meron din po yan dito, ayan, marami po sana ng bunga. At dito, ayan. Anin ko na rin po. Medyo nagdidilaw na. Ating isa sa hog sa lulutuin nating munggo. Siyempre, kukuha na rin po tayo ng kunting daon ng ampalaya. Iyan. Kita ko ulit ang ating taniman na. Iyan. Ayan, medyo tapos na po natin mag-practice. Iyan. At nag-lubong kang ulit tayo ng nakapan. Matigas pala. Kailangan pala ng kutsilyo. Pero wag yan. Dahil medyo boy scout tayo, meron tayong dalang kutsilyo. Yun nga lang, wala tayong taga video. Pero yan, mamaya na natin ha. Mamaya na natin po kunin yan. Kukuha na lang po muna tayo ng dahon ng ampalaya. Kaya meron na po tayong lalagyan na plastic. Kaya ano lang po, hindi naman po lahat ano, konting ano lang po. Ayan. Kasi matagal-tagal na rin po tayo hindi nakakatikim nitong dahon ng ampalaya. Eh, kita siya po. Grabe kang pawis. Hindi pa ako nag-gym niya na. Sobra po talaga init dito. Ayan, hanggang dito na po siya oh. Yung nasa una lang po ng kapunin natin. Pag yung medyo maano na, wag na po. Yung medyo maano-ano na yung dako. Ano-ano pa po yung init dito sa ano po ngayon, June. July hanggang August po ang tag-init. Pagsapit po po ng kalagitnaan na ng August, medyo magpapalit na po yan. Pero dito po sa Jeddah ay hindi naman po talaga masyadong nagtataglamig. Wala pong ano rito, yung talagang malamig ang panahon. Dahil nung ano po kami dumating dito, nung galing kami ng Riyadh, malamig po sa Riyadh. Kajakit pa nga po kami nung ano na. Pero pagdating po dito, halos ano, wala siyang lamig talaga. May lamig kaya lang. Hindi naman tulad nung talagang may taglamig. Yan. Sayang po sana. Pero titignan po natin ito sa mga pag nagtaglamig dito, sigurado maganda na tubo nito. Kaya tayo magawa kasi yun po talagang klima rito. Ayan, dito naman po tayo sa baba dahil ito medyo bago po ito. Bagong kumpol po yan ng aking tanim. Mas maganda ito, masarap to dahil sariwa pa po. Bubot, kumbaga sa ano, bubot pa siya. Ayan, ang ating nakuwang dahon ng ampalaya na ating isa sa hog sa munggo.
Ayan na. Ito lang po at kukunin na po natin yung bunga ng ampalaya. Kasi hindi po natin kumakang. Ay, hindi po matigas po yan. Dali lang po. Ito na po yung ating na-harvest na medyo marami po sana siyang bunga. Kaya lang po hindi nga po siguro talaga kakayanin ang init. Ayan, may mga bago pa po yan. Marami po siyang dito. Ito na po may pakita at nagkumuha. Ito na po yung ating nakuwang daon ng ampalaya sa ating lulutuin munggo dahil Biyernes po ngayon. Mga Pilipino style lang yung pag-Biyernes munggo. Wait na lang po natin yan pag nagtaglamig. Ito pa natin naabangan kung talaga pong lalagok pa siya. Yan, papunta na po tayo sa ating paglulutuan na kusina. Dito pa tayo. Ayan. 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 Tapos na po ang ating inano. Pinakulong ko na po siya kanina pa. Nakatid sa oog. Yung syahada. Boys! Ayan. Ayan po muna. At tayo magdagayat na. Ayan na mga kapanono. Nakayahanda na po natin ang ating mga retado. Ayan ang ating bawang, sibuyas, kamatis, luya, ayun din tayong konting sili pa, konting pangahang, at syempre yung ating hinapis na gulay, hindi na po natin tinanggalan kasi bago pa lang naman po siya, siguro ang hindi pa lang pumunggan, makait siya. Andito na rin po yung ating mga ingredients, yan, ang ating sahog, as usual, parang yung manok, dahil wala po rin ang pabili ng baboy, ha? Nandiyan po at magpupulong po siya at nalampot na po siya. Kaya umpisa na po natin makikita. Sabay na rin po natin ang bias. Sabay na po natin ang bias. Ginar na rin ang ating lagay na rin po natin ang kami ng manok. Favorite lang po lang po ng pag-iisa at ganito po kayo ng isa. Hindi ko nagsot na po sinuran. Nasatay ko na po siya. Yan. Nasatay niyo naman po ang gusto niyo sa mga yan. Yan ang operasyon po ng mga pag-iisa. Tayo po natin siya mula sa panggot. Ayan na po siya mga kabanono at tinimpla ko na rin po yan. Nilagay ko na rin pa ng sin, paminta at ingredients kanina. Lalagay po natin siya sa sanggos. Ayan na yung ating manggot. Sa akin na po ilalagay ang ating ginisa. Ayan. Nahirap po talaga pag wala tayong kameraman kaya sarili siyot lang po natin. Kami kita klo na siya, ilagay na po natin ang ating hinarpet na bunga ng ampalaya. Pinarap po natin ang sili. Sa mga matataas yung panlasa, ay na lang po umunta nyo ang panlasa ninyo. Kaya ako po medyo mababa lang po talaga ang panlasa. Mayan na po natin nalagay yung tao ng ampalaya pag medyo okay na po ang bunga ng ampalaya. Pero ilagay na po natin yung medyo malamok na po siya. Bali mo dekat. Ilang lang po yan at tapos na po yung ating mangkong ngayong araw. Salamat sa inyong panonood. Sana po yung tawa. Ang aking mga